So ito pala mga ka-farmers yung ano natin, yung mga ita-transfer natin. Ayan. So nandun pa yung iba. So naka-ready na to. Ready for transplanting na yung ano natin, yung mga sili. Yung variety nito is yung Superheat F1. Yan po yung variety ng ating siling lamuyo. Ayan. So first time natin itong mag-try. Kalimitan kasi is yung siling panigang yung ano natin, ginagamit or yun yung nakasanayan nating itanim na siling panigang. So itong sa baba is na yung siling panigang to. So gagawin natin is masalit-salit yung ano natin, yung produkto natin para in case na, so ito diretso tips ko sa inyo sa mga baguhan pa lang or magtatanim o dati nang nagtatanim ng mga halamang gulay. So mas mainam na masalit-salit or variety, yung iba-ibang variety yung itatanim natin or yung ipupunla. Kahit mga, for example, 1,000 na puno or 500 or 800, pwede na yan. Basta every 2 to 3 months, naka-ready na yung transfer or transplant or naka-ready na yung ganito nyo. Basta kahit pagkita nyo ng 2 to 3 months, mas maganda, mas mainam kung 2 to 3 months. Kasi yun, kaminsan-minsan or kung minsan hindi natin mahagip yung presyo or hindi tayo nakawal sa presyohan. So at least meron pa tayong ano, ibang preparation or meron pa tayong ibang panigunda na mga tanim para sa mga susunod na, or kung malay natin is maano na natin, mahagip na natin yung presyo, hindi man ngayon or baka next month. Ganun yung pagtatanim. So ganun yung application namin at saka yung method ng, so yung sa akin lang, sinishare ko lang sa inyo yung applying ko nito na every 2 to 3 months, yun yung intercrop ko or strategy natin. Salit-salit or iba-ibang variety. Kung ayaw nyo naman salitan, iba-ibang variety para. So ayan mga ka-farmers, matapos pa lang natin butasan yung ano, yung paglalagyan natin ng punla. So ang butas nito ganito. So mga 5 inch yung lalim niya kasi ilalagay natin dito. Mas maganda kasi is, so kung sa mga baguhan pa lang, masiyang yung siling natin or kahit siling labuyo o man yan, siling panigang is sa mga malalim na kagaya nito, yung pag-ukay niya or itatransplant natin siya before transplanting, lalagyan natin mga 5 inch yung lalim niya, ganito. Ayan, so mas tumatagal yung buhay ng mga sili or siling, kung siling panigang pa man or siling labuyo o man yan, mas sa base sa aming observation o sa pagtatanim namin, ganito yung procedure namin sa pagtatanim or pagtatransplant is kung mababaw kasi sa observation namin or meron na kaming na-encounter, madali lang or napapadali yung buhay ng mga siling panigang or siling nyo or yung shelf life niya is hindi umaabot ng, kung papaabutin nyo man ng 7 or 6 months, kasi 8 months hanggang 8 months, depende sa inyo kung pag-aarbisan nyo pa yung mga talong, ay, sorry guys, yung mga sili, pag-aarbisan nyo, is, nakadepende sa inyo. Umaabot ng 1 year nga yan, o lampas pa, basta malalim yung pagkakatransplant nyo, or sakto lang, gagayin nito. Ayan. Kung hindi natin mahabol ngayon, ma-transplant, kasi nag-ready tayo, binukasan natin is, baka bukas ng umaga din tayo magbabanat. Sana. Mag-transfer ng siling.
labuyo. So, sa magtatanong kung anong ilalagay natin dito is yung ceiling labuyo, mga ka-farmers, yung ilalagay o ina-transfer natin dito sa garden plot.